Nako, congrats mga kababayan sa Rappler. Champion sila ngayon. Bakit anya Mr. Maravillas? Ito po ang balita galing sa Politico News. O baka i-label ninyo itong ano, ha? Fake news. Kung i-label ninyo ng fake news, huwag ako. Ang i-label ninyong fake news, yung nagsagawa ng study survey, yung Reuters, at saka yung tawag dito, yung Politico News na nag-publish dito. Bakit na niya Mr. Maravillas? Ano yung sinasabi niya? Sabi dito, Hall of Famer na. Hall of Famer na daw yung Rappler. Rappler remains most distrusted Philippine news brand for fourth straight year. Sabi po ng Reuters. Sabi sa study ng Reuters. Confirm, mga kababayan. Ikaw niya, Mr. Maravillas, kinakantsawan mo na naman. Kantsawan ko sila, hindi kantsawan. Ganon pa rin yung ginagawa nila sa akin. Ako yung pinaginitan. Di ngayon, i-congratulate natin kasi Hall of Famer na sila. Sabi rito, Rappler is still the most... Kahapon pa lang ito, nirelease ng Politico News. Rappler is still the most distrusted brand among major news brands in the Philippines for the fourth straight year. According to the 2023 Digital News Report, or DNR, released by the Reuters Institute for the Study of Journalism. O, kita niyo na, mga kababayan. Tama yung mga sinasabi natin. Sa kabaga, sila talaga po yung mga yung pinaka-champion pagdating dito sa hindi pinagkakatiwalaan. Mas may tiwala sa atin po yung mga mamamayang Filipino, yung mga viewers. Rappler had a don't trust or least trusted rating of 33%, the highest among the 15 brands included in the survey. You see, ABS-CBN ranked a far second in terms of distrust with an 18% rating. Medyo mabuti-buti pa pala yung abayas. At least mga kababayan, 18% yung distrust ng ABS-CBN. Pero yung Rappler, talagang champion. Magna cum laude po kung sa ano, kung sa graduation ceremony, nagtapos na magna cum laude. Distrust for Rappler continues to grow since 2020 when the Philippines was included in the DNR or Digital News Report. Sinama na po sa studies yung ano, yung Pilipinas. In the 2020, the site founded by former CNN journalist Maria Ressa had a don't trust rating of 28%. Dati nang mataas pala, mga kababayan, noong taon 2020, ang mga tao hindi naniniwala, 28% mga kababayan ang nagsabi, hindi kami niya naniniwala dyan sa Rappler. In 2021, the rating was at 29%. Tuloy-tuloy yung pag, ano, pag asinso. Umasinso niya talaga, Mr. Maravillas. And in 2022, the least trusted rating for Rappler climbed to 32%. Mas tumalon ng 3 points mga kababayan from 29 to 32. The Reuters Institute for the Study of Journalism commissioned the survey to learn about news consumption
trends across various countries. So ang ibig sabihin, ito ginagawa ng Reuters, hindi lang dito sa ating bansa, all throughout the globe, para alamin kung sinong mga news organization sa buong mundo ang pinagkakatiwalaan at yung mga least trusted, walang tiwala yung mga tao. Kaya pala mas marami yung mga nanonood sa atin. So ito po yung validation, mga kababayan. At hindi tayo may sabi, ha? Ay, mga taga-Rappler. Ang may sabi nito, o di, i-fact-check ninyo yung Reuters. Sila nagsagawa ng survey. Tinanong yung mga tao kung anong news organization ang pinagkakatiwalaan nila at least trusted. Kayo yung least trusted. You see? So sabi rito, for the Philippines, anya, 2,284 respondents were polled by Reuters research partner YouGov using an online questionnaire between January and February 2023. Yun po, mga kababayan. Ngayon, yung mga respondents were asked to rank Philippine news brands according to trustworthiness, with zero being not at all trustworthy and 10 being completely trustworthy. O ngayon, sabi rito, the report partly attributed negative public perception of Rappler to ongoing social media attacks from influencers, partisan activists, and others. Oh, you see? So, ibig sabihin, siyempre, yung mga influencers po ay re-risk back din. Kasi fact-check kasi kayo ng fact-check. Ang suggestion ko po sa inyo, tigilan ninyo yung trabaho niya. Tigilan ninyo. You are destroying yourselves. Brotherly advice, gusto ninyong makabangon yung reputasyon ninyo, tigilan ninyo yan. Umalis kayo sa fact-checking. Hayaan ninyo yung mga mamamayang Pilipino, yung mga tao, yung mga leader sa buong mundo, sila yung mag-validate. Hindi man po mga tanga yung mga tao. Hindi naman po bobo sila para basta maniwala sa kwento-kwento lang. They know how to determine, to validate kung alin yung kapanipaniwala at kung ano yung fake news at yung kapanipaniwala na mga kwento galing sa mga influencers. Di ba? Ako, hindi ko man po sinasabi na lahat kaming mga vloggers, tama yung mga sinasabi. Ang daming vloggers pong fake news man talaga. Di ba? Tinitingnan ko yung mga vloggers, mga kababayan. Dati, matataas yung mga views nila. Lately, bumaba ng bumaba kasi po, yung style nila po ay nasunog na. Yung motibo at yung mga pinagsasabi nila, mga kababayan, ay na-check ng mga nanonood na hindi man talaga kapanipaniwala. For views lang po. Ang dami kong nakikita. Maglalagay ng tawag dito, ng headline. Pag pinanood mo, mga kababayan, iba man yung kwento sa loob pag pinanood mo. O siyempre, yung mga viewers po, madadala. Yun ang fake news. Iba man yung nakalagay na headline kaysa doon sa kwento. O di ba? Ang tawag niyan eh, clickbait. You see? Panandalian lang po ang mga ganyang style. Kasi may kasabihan po tayo mga kababayan na you can fool some of the people some of the time. You can fool all the people some of the time. But you cannot fool the people all the times.
Hindi mo man po maluloko yung tao na lagi-lagi na lang maluloko mo. Ngayon, bukas, sa makalawa, isa, dalawa, tatlong beses, baka kumagat sa panluloko ninyo. Pero pag ano, sige-sige na po, mabubuking at mabubuking, madidiscovery talaga po ng mga tao kung ang isang news sources po ay credible, yung isang blogger or influencer ay credible na magsalita or reliable source of information. Ganun po. At sa more than 6 years natin mga kababayan dito sa social media, awa ng Diyos, dumami ng dumami yung mga followers natin at mga subscribers. Diba? Bakit? Reliable tayo. Sabi ko nga po, kahit flat na flat yung ating pagbo-broadcast, wala man tayo mga kung ano-ano mga apps, pwede kong gawin. Nakikita ko sa ibang mga vloggers po, ang daming mga pinapakita na pinipindot-pindot lang. Nasa applications po yon, nasa program. Pwede ko naman gawin yon. Ginawa ko noon mga kababayan. Di ba? Pero mas ginugusto mga kababayan ng mga tao yung walang kung ano-ano mga background. Flat lang po. Importante doon yung content natin, makatotohanan. Di pa po, mga kababayan ko? Yun ang number one. Kaya kahit ano, hindi ninyo ako tinatantanan, Rappler, kapatid pa rin tayo sa profesyon. May brotherly advice sa inyo, tigilan ninyo yung ganyang gawain. Take it from me. Bakit? Mas matanda na ako sa inyo. Matanda na ako kaysa sa inyo, sa experience, sa haba ng experience sa trabahong ito. Sabi ko nga mga kababayan, nasa college pa lang ako, second year college at age 18 yata or 17 years old. Reporter na ako. And I retired mga kababayan after more than 3 decades. Yung mga positions like station manager, production manager, news editor, news director, from reporter, news writer, lahat yan, nahawakan ko dito sa mga local stations. Paano mapagkwentuhan ninyo ako? I handle people. In karamihan nga sa mini-meeting ko noon, sa mga production meetings, mga kababayan, dati kong mga pinakikinggan, matatanda pa sa akin na mga broadcasters, commentator sa radyo, matatanda sa akin, at age 26, station manager na ako, age 23, production manager ako. Kaya yung mga announcers dito, mga kababayan, yung iba, wala na, kinuha na ni Lord, matatanda na nga eh. Naunang nag-retire sa akin, mini-meeting ko sila, at age 23, sila mga age 40 na, 50, 60, retirable na. Ako nag-meeting sa kanila, as their station manager, production manager, kayo na mga taga-Rappler, ngayon lang kayo pinanganak. Pagkatapos, tuturuan ninyo ako sa ano, kung ano yung dapat na ginagawa. At kayo na yung reliable. What? Wag ako, Rappler. Pero hindi ako nagagalit sa inyo. Kaya nga, tinuturuan ko kayo based sa aking experience. Wag masyadong mayabang. Yung mga tao, marunong sila tumingin. Alam nila kung niloloko sila o hindi, kung pinapaikot lang sila ng kung sino-sino. Alam nila yon. Dito, sa amin, pag hindi ka reliable source of information tulad ng itong ginagawa ng Reuters na survey, talagang walang makikinig sa'yo. Kulilat ka sa survey.
In like manner, ito yung result sa inyo. The most, ano, distrusted Hall of Famer. Pero pwede pa kayong, ano, mag-recover. You just have to repent. Sabi dito sa amin, magbakli, magbagong buhay na kayo. May pag-asa pa, habang buhay may pag-asa. Pag kayong ganyan, walang pupuntahan na mabuti ang ganyang ano, ang ganyang sistema. Malalagay lang kayo sa problema. O, tingnan ninyo, nagkakaso kayo ng libel. O, di ba? And later on, talagang pakunti ng pakunti yung magiging viewers ninyo, readers ninyo, kasi sabi nga sa amin dito, sunado na niya na mga sinungaling yan. Ah, reform. Magbago kayo ng magbagong buhay na kayo, mga taga-Rappler. Yan ang aking ano, ang aking unsolicited advice. Hindi man ako nagagalit sa inyo kahit inubos ninyo yung aking video na minarkahan ng fake news. Kristiyano ako, mapagpatawad. At hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kaya nga ang ginagawa ko rito sa pagkikwento ay kuan lang. Pa-joke-joke lang ako. Hindi man ako napipikon sa inyo. May pag-asa pa, mga taga-Rappler. Okay pa? So sabi rito, GMA Network, which became the dominant broadcast company in the country following the loss of ABS-CBN's franchise in 2020, garnered the highest trust score in the study at 74%. Kita ninyo, the most trusted GMA. O ngayon, Politico's sister media firm, Abante Tonight, had a trust score of 50% and a distrust rating of 15%. Itong Politico po, Politico News, gaining strength po siya ngayon. Ito na nga, lagi kong binivisit yung site nila kasi iba yung treatment nila sa mga balita. Interesting siya yung pagkagawa ng balita po. Hindi yung ordinary writing of news. And nauuna sila, mga kababayan. And well-researched yung kanilang mga kwento. Although may mga konting chismis-chismis din. Pero sabi ko, negligible yung mga chismis-chismis nila. Kasi siguro, yung pagka-format nila ng kanilang news, ano, news, yung news mismo nila, yung pang ano, yung pang tabloid po, tulad ng Abante, mga tabloid ito, Abante, Abante Tonight, sister firm kasi nila eh. Eh, di ba? So, ganun yung paka-format ng kanilang news, mga kababayan. So, ano kayo ngayon, Rappler? May pag-asa pa, habang buhay may pag-asa. Just repent, reform, and makaka-recover kayo. Di ba? Gusto natin bawat isa, mga kababayan, kahit dilawan, magtagumpay. Ganon. E na sa Christian, mga kababayan, sabi nga, love your enemies. Kaya pinagtatawanan ko na lang kayo, kahit talagang kinakarir ninyo yung pag-fact-checking sa akin. O, diba? Pero concerned pa rin ako sa inyong future as a news organization. Kasi noong wala pa kayo sa fact-checking, talagang na-impress din ako ng style ninyo sa reporting kasi matapang kayo sa pag-cover, sa pagtatanong. Diretso kayong magtanong, walang mga pakimi-kimi, walang takip-takip. Oh, maganda yung ganon, prangka. Di ba? Parang yung BBC. Nakalimutan ko yung programa doon sa ano, sa BBC World na pag nagtanong, prangka po, point blank. Walang takip-takip. So maganda yung ganon po, mga kababayan, para ma-extract mo yung katotohanan.
Pero pag nandun ka sa, ano, sa pagpropaganda, mahalata ng mga tao. Short-lived niyan yung mangyayari sa yung ano, sa yung trabaho, sa yung news organization, kasi ang ating ano, existence naka-angkla, it is hinged on trust by the readers, by the public. Ganun yan. Pag wala nang tiwala sa'yo, wala. Mamamatay ang inyong company pag ganyan. Iwala mang manood, walang magbasa, walang advertisers. Eh, kung may sponsoran niya Mr. Marabillas na nasa likod, ibang kwento yon. Baka may sponsor. Malamang ganun nga. Kaya ganyan siya, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Inimam po siya, gamot food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Okay po. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Marabillas. Bye-bye po. God bless.